mabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulo, lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan, malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang-magandang hapon po muli sa lahat po ng ating mga manonood na ng ating pong programa na ayon sa kasulatan, Gabay sa Kalusugan. Muli po, isang linggo na naman po ang nagdaan. At tayo po ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong pag-aaralan or may i-share po na siyempre po, may kinalaman po sa ating health. Ano po. So, alam po na ngayon po ay napakainit. Ano, sobrang init at talaga naman na ang ating mga pawis ay tumatagakta, kaya kailangan po talaga ay mag-hydrate po tayo, na inom po tayo lagi na maraming tubig upang maiwasan din po na tayo ay ma-dehydrate. Ayan. So, alam naman natin, di ba, pagkulang na tayo sa tubig, so meron na nagkakaroon na ng hindi maganda sa ating pangangatawan, especially po yung ating blood pressure, ano po, tapos yung ating organs, ang ating utak ay hindi makakapag-function ng maayos. Ayan. So, sa lahat po na manonood, binabati ko po ano, sa lahat po na nasa online. At binabati ko rin po ang lahat ng mga nanonood po sa bandang Batangas, sa aking mga kamag-anak, ano, mga abakan, and Makatangay family. Magandang hapon po sa inyo at maybe May 4 ay maaari po kami nandyan. And also po sa aking pong mga relatives po doon sa Tondo, no, sa side po ng aking asawa, San Juan family, and also sa aking pong ama, ano po, na nandito po sa Cavite ngayon, si Tatay Polly. So bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo muna po ay dumako sa panalangin. Dakilan, makapangyarihang kampong Diyos, o thank you Lord God sa araw pong muli na ito na ipinagalob niyo po sa amin. At kami po ay humihiling po, dakilan Diyos, na nawa ay samahan kami na inyong banal na espiritu at bigyan kami ng karunungan at katalinuhan po sa lahat po ng aming papag-aaralan, sa lahat po ng mga concern po sa about sa aming health, o Lord God, nawa po ang mga makikinig maging bukas ang kanilang isipan at puso. At nawa po ay Panginoon, ito po ay aming magawa sa aming pang-araw-araw na buhay, upang sa ganun ay kami po ay makagawa ng may kalakasan po at kasiglahan po sa aming pong gawain. Maraming salamat po at patawad po sa aming pagkakasala. Sa pangalan po ni Jesus, kami po ay dumadalangin. Amen. So yun po. So sa hapon pong ito, ang ating pong topic po ano, ay sinasabi na
marami na rin pong cases dito sa Pilipinas. So ito po ay may kinalaman po sa bato sa apdo, or ang title po natin ay gallstones in English po. Ayan. So sabi nga po, ang Philippines po ay libo-libo na kada taon ang nagkakaroon na ng case. Maaring related po ito sa ating pong, or number one na cause, or related po ito sa ating lifestyle o sa ating kinakain, sa pagiging pagkakaroon po ng sedentary lifestyles. So yun po. And in America po, no, sa US, talagang mas talamak po doon, kasi mga 20 million in a year na nagkakaroon po ng ganitong case ng gallstones, kasi nga po ay sa kanilang mga kinakain. Alam naman po natin yung mga westernized na mga food ay rich in fats and cholesterols, ano po, mga saturated fats. So nandiyan yung mga burger, mga fries, pizza. So yun din po yung nagiging dahilan, or number one na reasons kung bakit po nagkakaroon tayo ng gallstones. Ayan. So marami nagtatanong, ano, pag nagkaroon po ba ako ng gallstones, kailangan na po ba nating operahan, or sasabi, pupunta tayo sa doktor, isasuggest ng doktor, merong ibang doktor nagsasuggest agad, ano, na sige, operahan na natin yan. Kahit naman wala po pang mga simptomas, pero nakita sa ultrasound ay meron ka ng bato sa abdo, may ibang doktor nagsasuggest agad na operation or surgery. May iba naman, ang reason kasi nila ay para daw in the future ay hindi na magkaroon pa ng complications, or dadating daw ang panahon na itong mga gallstones na to maaaring magkaroon or maging dahilan ng pagbabara, no, ng common bile duct. Yung common bile duct, isa pong daluyan po yun, ano, na galing sa ating liver papunta po sa ating small intestines. Ayan. So kapag po nagkaroon tayo ng bato sa abdo or gallstones, depende po yan. Kapag asymptomatic, halimbawa wala ka namang nararamdaman, hindi ka naninilaw, hindi ka nagsusuka, or wala ka namang pain na nararamdaman, ano, kumbaga nakakagawa ka pa rin ng mga gawain mo araw-araw, so hindi naman sinasuggest agad na operation. So parang lifestyle lang po yan. Kailangan lang nating mag-ingat po sa ating mga kinakain, lalo na yung mga mayayaman sa fats, ano, sa cholesterol, yan, iwasan na po talaga natin yan. Kasi kung halimbawa wala kang nararamdaman, alam mo namang meron kang bato sa abdo, wala kang nararamdaman, and then kain ka pa rin ng kain ng ganyan ng mga pagkain, ay talagang darating po ang panahon na ang inyong pong abdo ay talagang mapupuno na po yan ng bato. Ayan. And then kung halimbawa symptomatic ka na, nilalagnat ka, nagsusuka ka na, sobrang sakit na na ano mo, no, nung tiyan mo, no, kasi every time nakakain ka, lalo na yung mga food na rich in fats, sumasakit na siya, hindi ka na komportable, everyday na lang halos sumasakit, hindi ka na makagawa, hindi ka na makatrabaho. And then also, kung halimbawa isuggest ng doctor na i-ultrasound ka, and then may findings na ang inyong pong abdo or inyong gallbladder ay namamagana or nagkakaroon na ng infection, so that's the time po na kailangan na po natin na talaga na ipa-opera or surgery. So ito pong po ating pong programa, ano, hindi po namin sinasuggest na kung meron kayong gallbladder and then nararamdaman nyo na may mga symptoms kayo and then hindi kayo magpapa-opera. Hindi po. Kailangan pa rin po nyo ng suggestions ng inyong mga doctors. Kung sa, halimbawa, sa mga symptoms na nabanggit ko, nagkaroon na kayo ng paninilaw, ano, nakita nyo yung inyong kulay ng inyong ihi ay kulay, ano, nakapi na, or ang inyong pagdumi, ang inyong dumi ay kulay puti na, parang chok, and then naninilaw na yung mga mata nyo, tapos ang balat nyo naninilaw na, nangangati ka na. So that's the time. It's emergency medical interventions na po yan. So isasuggest na po yan ng doctor na kailangan nang tanggalin yung inyong stones dun sa gallbladder. Ayan. So bago po natin talakayin, ano po, yung gallstones, ay atin muna pong pag-aralan, ano po ba yung, saan po ba naggagaling or saan po nag-i-stay yung gallstones. So ang gallstones po, ito po ay matatagpuan, syempre sa gallbladder. Ano po? So ano po ba ang gallbladder? So yan po ang una, no? It is a small pear-shaped na nag-stores and nag-release po ng bile. Ayan. So ang gallbladder po natin ay nakalagay po yan, or malulocate po natin yan sa may kanan ng baba ng konti ng ating ribs. So dyan po yan siya nakalagay, sa ilalim po yan siya nakalagay ng liver. Ayan, nakalagay po dyan, located in the upper right part of your abdomen, and it sits just under your liver. So sa next slides po makikita po natin
kung nasaan po yung ating apdo. Ayan, sige nga po, Direk, atin pong tingnan. Okay, kung nasaan po yung ating apdo. Okay. So, yan. So, makikita nyo, yung at tayo nasa ibabaw, yung dark na brown. So, ang ating pong gallbladder, nasa ilalim lang po niyan. And then, makikita nyo, parang may mga tubo na kulay green. Yan yung mga hepatic duct, yan yung common bile duct, and pancreatic duct. So, yan po yung mga tubo na pagdadaanan na galing po sa ating liver, na galing po sa ating apdo, and then galing po sa ating pancreas. So, pancreas is lapay. Ayan. So, nandyan po yung bile. Okay? So, ang shape po, kumbaga para sa madaling salita, yung shape po ng ating apdo ay parang, alam yung peras, kung alam niyo po yung shape ng peras, halos ganon. Or sabihin na, isa pang magandang example, ay yung alam niyo po yung balloon na hindi pa na-inflate, yung wala pang hangin. Di ba po ba, yung shape niya is oblong, and then parang meron siyang, tawag dito, yung sa midulo, parang siyang merong leeg. Or merong neck. So, ganun po yung shape po ng ating gallbladder. Ayan. So, ano po ba ang purpose? Bakit po ba merong gallbladder dyan? Ayan. Bakit ba tayo merong gallbladder? Siyempre, may purpose po yan. Inilagay po ng Panginoon yan dahil meron siyang purpose. Or meron siyang, tawag dito, magandang bahagi sa ating katawan. Okay. Ang purpose po ng ating gallbladder ay, ito po ay storage po ng bile. Ayan. So, pag sinabing storage, siya po ay bodega or sinasabi nating imbakan. So, meron siyang trabaho. Yun po yung tawag dito, pinag-iistakan ng ating bile. So, ang ating pong liver, ang ating pong atay, mga kapatid, ay gumagawa po yan ng bile or ang apdo. So, ano po ba yung bile? So, ang bile po, ito po yung yellowish to greenish po na likido, ano, na pinuproduce po yan ng ating pong atay. Ano po? At ang trabaho po niyan ay siya po ang gumagawa o tumutulong sa ating digestive system para po matunaw yung ating mga kinakain, lalo na po yung mga fats. Yun po yung tumutulong po para hindi tayo magkaroon ng impacho or ng bloating na sinasabi, na magkakaroon ng gas. So, isa po yan sa trabaho ng ating pong bile. Ano po? So, ano pa ba? Ang ating pong gallbladder, katulad nga po na sinasabi ko, dun po, storage po siya ng ating bile, ng ating apdo, and then ng apdo na may bile na may kasamang mga taba or kung ano-ano pa man po na pinuproduce po ng ating pong atay. So, si atay, si liver at saka si gallbladder, yan sila magkarugtong. Ano po? So, ngayon, kung halimbawa po, bakit ba nandyan yung gallbladder? Ano ba ang trabaho niya sa atin? So yun, bago po tayo kumain, yung ating pong gallbladder, mapupuno po muna yan ng bile. Ayan, yung liquid po na yan sa nagagaling sa liver. So pag tayo po ay kumain na, so may magsisignal po kay gallbladder na mag-contract at mag-squeeze para po yung bile ay mailabas niya, tapos dadaloy siya doon sa mga duct, yun parang sa mga tubo-tubo dyan na maliliit. Tapos, dadaloy siya papunta po sa ating intestine. Kasi pag kumain tayo, halimbawa, lalo ng mga pagkain na matataba or mamantika, so magsisignal agad yung ating katawan na, bile or gallbladder, mag-squeeze ka na ng bile kasi ang daming fats na kailangan mong i-digest para ma-absorb siya ng ating system or ng katawan, ng small intestines. So, yun po. So, dadaloy siya sa common bile duct, papunta po siya dun sa small intestine or dun sa duodenum na sinasabi. So, pag ito po ay dumalo na doon, so magmimix na po yung bile at saka po yung mga pagkain para i-digest sa maliliit para i-absorb siya ng ating intestine. So, kapag po natapos na yung pagkain natin, natapos na yung trabaho ni bile, so yung mangyayari sa gallbladder po natin, ay ito po ay babalik uli sa previous niya na size na para siyang yung nga na deflate na balloon or parang nawala na hangin na balloon. And maghihintay uli siya na mag-fill up po muli ng bile po uli yung ating pong gallbladder. Ngayon, bakit ba nagkaka-stone? Okay, kapag po ang laman ng ating gallbladder ay mas mataas ang cholesterol kaysa mga bile salts o yung mga tumutunaw po ng mga taba, ay ito po ay mamumuo habang tumatagal. So, sa start lang po ang magiging cause niyan, parang nagbubuhangin-buhangin muna eh. And then, habang tumatagal, kasi hindi naman po ibig sabihin kumain ka agad ngayon ng fats ay bato agad. Hindi po. So, matagal po na proseso. Ilang years po yan na bago na di-develop, bago maging
na isang stone, so na isang bato. So ang ano po niyan ay ang rason po niyan, maaari po doon sa kinakain niya natin ng cholesterol or minsan naman po, ang rason niyan, pag may mga liver disease, yan, kasi ang ating nga pong cholesterol ay nadidevelop din po yan sa ating pong atay. Ayan. So, next po natin slides, ang sabi, ang ano dyan is, what is gallstone? So, ano ba yung bato sa apdo? So, magkaiba po yung urinary bladder sa gallbladder. Yung po, baka pumalito kayo, no? Ang gallbladder po ay yung po yung ating apdo. Yung ating urinary bladder, yun po yung pinag-iipunan po ng ating ihi. Sa may bandang puson po yun. Pero itong gallbladder po, dito lang po yan sa may right side ng ating abdomen, sa may bandang taas. Baba lamang ng ating pong ribs. Matatagpuan po. Ayan. So, sabi nga po dyan, what is gallstone? So, ang gallstone po, in medical term po, ang tawag po dyan ay cholelithiasis. Ayan. Ayan po ay mga bato na na-form or nabuo dun sa ating pong gallbladder na ang pagtiningnan po yan, ang composed po ng bato na yan ay mga cholesterol, bilirubin, at saka yung bile. Yan po ay nanggaling po yan sa ating liver. Ayan. So, dito po ipapakita natin sa next slides, ano ba yung pinagdadaanan, ano po, ayan. So, ayan, yung pinaka-anatomy and pathophysio ng ating pong bato. Ayan. So, halimbawa, meron na kayong stones. Minsan kasi may bato ka na sa abdo pero wala ka pang pain. Bakit po? Kasi nandun lang siya, nag-i-stay. Kumbaga, wala siyang ginagawang, ginagawang hindi mabuti or nandyan lang siya naka-stay. So, wala pong pain yan. So, yun sinasabi natin, asymptomatic. So, iba nga pong tao, 20 years ago, meron siyang stone. Pero, after 20 years, hindi pa rin siya na-operahan. Kasi, kumbaga parang dinaan niya lang po yan sa diet. Ayan. So, wag lang po ang ating bato ay, alam nyo yun, dumaloy o maglakbay, papunta po dyan sa ating mga tubo. So, yan po. Yung hepatic duct, galing po yan sa liver. And then, makikita nyo dyan, may pancreatic duct. Ito naman po yung galing sa ating pancreas. Pag sinabi natin common bile duct, yun na po yung tubo na pinagdugtungan na. Kumbaga doon, yun na yung meeting place ng hepatic at saka ng ating pancreatic duct. So, pagkatapos po niyan, yung duct na yan, may dadaanan yan, papunta na yan sa small intestines. Ayan. So, dyan na po yan, yung ating bile. Pero yung mga bilog-bilog po yan, stones po yan, ha? Dapat po walang ganyan sa mga tubo na yan. So, kapag po nagkaroon na yan ng gallstone, ano mga kapatid, dyan sa mga tubo na yan, dyan na po dumadating or dyan na po makikita natin yung mga symptoms, katulad po ng pain, di ba? Ang sakit po niyan. Kung naranasan nyo na po ang sumakit ang tiyan, ay 10 times po, kasi iba yung pain niya eh, para kang sinasaksak na parang mahapdi po siya. Ayan. So kapag po ang gallstone ay nandyan na po sa mga part na yan, yan po kasi yung iniwasan ng doktor na, alam mo, yung maglakbay dyan. So, pag ganyan po, talagang kailangan na po siyang operahan. Kasi delikado po yan. Kasi maapektuhan na po yung liver at saka maapektuhan na rin po yung pancreas. Kasi di ba, may mga nire-release po yung enzymes. Ay, kung hindi po makadalo yun para pumunta siya sa ating small intestines para pag may kinain tayo, i-ano nila yan, ipaprocess. So, ang mangyayari, may ipon lang siya sa pancreas, yung mga enzymes, and naiipon lang din siya sa ating liver. So, imagine po, no? So, ang gaano kahirap sa mga organs na ito, no? Kung hindi sila magpa-function ng maayos. So, yan din po yung sinasabi na ano eh, pancreatitis, o yan, pancreatitis, ano yung pamamaga ng pancreas dahil nga nagkaroon pala siya ng bato, no, sa kanyang common bile duct. So, yung iba po, yung sinasabi nila yung bangungot, yun yung pancreatitis eh, yung bangungot, yung hindi na nagising, yung pala, ay yung bumigay na yung kanyang pancreas. Ayan, dahil nga nabarahan. So, yan po yung anatomy, ano? Yan po yung proseso ng ating pong, or ang tawag dito, yung role po ng ating gallbladder. So, yun. Importante po ang gallbladder. Ayan, kasi yun po yung ating imbakan. So, sa slides po na susunod, so, ito po yung mga sample, ano, ng mga gallbladder. So, ang kulay po niyan is nasa yellow to greenish. So, pag nakita nyo po, no, sa next slides, ito po yung actual na bato nun sa abdo. Kung makikita nyo yung pula, yun po yung ating gallbladder. And then, kung makikita nyo po yung mga bato-bato na yan,
So yan po yung mga stones. Ano po, no, kung kumabibenta lang yan ano, ng malaking halaga, no, ang yaman na natin, ang yaman na ng merong gallstones. Ayan. So makikita nyo po, ano, imagine nyo kung ang inyong abdo ay maliit lang naman po yan. Tapos makikita nyo yung stones na kalalaki, no? Ang sakit po talaga niyan, hindi po kayo makakatulog. Parang gusto nyo nang suntok-suntokin yung tiyan nyo. So, yun nga, i-share ko lang din. Ako din po ay nagkaroon ng ganito, gallstones. So, tinanggal na rin po ako ng gallbladder. Siguro mga 2000 to 2001 po yata yun. So, yun. Kasi, actually, nasa simula, masakit lang siya sa simula. And then, nawawala naman. Eh, syempre, hindi ko naman alam pa yung ganyan noon. So, parang pinabayaan ko siya. So, kain pa rin ako ng kain ng mga, alam mo yun, sa fast food, ganyan. So, napapansin ko, kada kumakain po ako ng mga mamamantika, yun, mga matataas sa mga fats, doon ko napapansin na doon siya umaatake yung sakit. Ayan. Hanggang sa napatingin ako sa doktor and then request na mag-ultrasound na ako. So nakita nga sa ultrasound na meron ako mga gallstones. So sabi nung may nag-advise na iba, hindi, kaya pa yan na ano, kaya pa yan na gamutin, palabasin. Inom ka lang ng maraming buko juice, ng tubig, yan, mga juices, inom ka lang. So ginawa ko po yun. Kaso, ang nangyari, yung stone ko po, ay dumaloy na siya dun sa tubo. So nagbara na siya ng kaunti. Partial blockage. And then, nung nagkaroon na ng blockage, so, hindi ko pa rin siya pinaoperahan kasi parang, ano ba yan, parang start yata siya ng mga August, ganyan, July, August. Tapos napaoperahan ko na siya ng mga month of November. So, months din po yung tiniis ko. Kasi nga, nung time na yon ako po ay paalis din sana, no? Magtatrabaho din sana po ako sa Singapore as a nurse. Pero, tiniis ko po yon kasi ayaw ko nga po maoperan. Kasi nga, paalis na po ako nun. So, tinry po namin, ano, na uminom ako ng mga juice, ganyan, o ng buko juice. Tapos, hindi na po ako kumakain ng mga meat, especially po yung beef, ganyan. And then, pati po yung chicken, hindi na ako kumakain. So, parang isda lang. Ang isda ko po na kinakain lang is, either na yung nilaga lang siya na yun ka, nilaga na may mga gulay. And then, nangyari po, nung na-ultrasound po uli ako, so yung aking pong stone ay naglakbay na po dun sa aking common bile duct. So, ang nangyari po noon, talagang nag-yellowish po ako, nag-jaundice, tapos nangangati na yung katawan ko, yung skin ko talaga, yung mata ko parang medyo naninilaw na. And then, yung pinaka-trigger point ko po is yung aking pong poops, yung aking pong dumi, ay nagkulay chok na. So, puti na siya. And then, yung ihi ko is, ano na siya, kulay kape na. So, pag ganun po kasi, ibig sabihin, yung bile po, wala na po siyang dinadaanan. Hindi na siya dumadaloy dun sa ating common bile duct, papunta po sa ating small intestine. So, pag ganyan po, di ba, pag napapansin nyo, pag dumudumi tayo, di ba, ang kulay ng dumi natin is kulay brown, yellow, dahil po yan dun sa bile. Ayan, siya po kasi, yun nga, yung bile kasi, ang role po nun, ay siya po ang tumutulong mag-digest ng ating mga fats and cholesterols sa ating katawan na ating kinakain. So, sa next slides po, so ano po ba yung mga nararamdaman po natin, ano, kung tayo po ay merong gallstones. Ayan, so yan po yung mga signs and symptoms. Ang sabi po dyan, steady severe pain in the upper abdomen that increases rapidly and may last for 30 minutes. Biro nyo, 30 minutes, ang sakit-sakit ng tiyan mo. Hindi ka na mapakaling, ayaw mo nang hawakan. Ayaw mo nang sumagot sa mga tanong ng mga kasama mo dyan. Kasi nga sobrang sakit po. Ayan. So 30 minutes to several hours. Talagang nung ako po ay na-experience ko to, hindi lang every week, talagang lagi ako nasa ER. Kasi nga talagang hindi ko na siya matiis yung sobrang sakit po talaga ng tiyan na to. Ayan. Tapos, yung pain po, magsisimula po yan dito sa ating kanan. Dito sa kanan, hanggang sa mag-radiate po yan doon sa ating likod. Minsan, mararamdaman mo pa siya sa ating, tawag dito, sa ating kamay. Ayan, sa ating braso, yung sakit po niyan. So, ganun po siya katindi, ano, yung sakit po niyan. And then, yun nga, pain in the right shoulder, na ano, nasusuka ka na, di ba? Pag sobrang pain, talagang masusuka ka na. And then, nilalagnat ka na kasi nga mayroon ng pamamaga sa loob ng inyong katawan. And then, chills, yan, jaundice, ang yellowing of the skin or eyes. Kapag ganyan na po, ano, maaari or 100% na mayroon na pong barado sa inyong pong bile duct.
So abdominal bloating kasi nga wala nang nagpa-process para sa inyong fats and cholesterol, and then intolerance of fatty foods. Yan, kada kain nyo ng fatty foods, sumasakit na siya. And belching or gas and indigestion. Ngayon yung sinasabi natin hindi na tayo natunawan, ano po. And then, sino po ba yung mga tao na malaki ang chance na magkaroon po ng gallstone? Ayan, sa ating pong next slides. So, meron tayong sinasabi na ilang bang F yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na F. Yan po ang 6 na F na risk factors na candidate po para magkaroon ng bato sa apdo. So, number 1 is yung ating pong gender, female. Yan, ako po, ang mga babae. Pero bihira nga lang, nung nasa hospital ako, no, sa surgical ward, parang bihira lang po akong makakita ng lalaki ano, na na-operahan sa girls, na sa gallbladder. So, karamihan po niyan ay babae. So, bakit babae? Kasi tayo mga babae, may mga natural estrogen po tayo. So, ang estrogen, isa rin po yan sa rason kung bakit tumataas yung ating cholesterol. Ayan, 40. So, pag 40 years old, ayan, bakit po pag 40 years old ay tawag dito, candidate na rin po siya sa pagkakaroon or mas prone po siya magkaroon ng gallstones. Ayan, kasi di ba pag tumatanda na tayo, above, ano, 40 and above, so yan po yung time na parang nadidecline na yung tawag dito, yung pagpaprocess ng ating bile sa ating pong gallbladder. So yung enzymes po na tumutulong para masynthesize po yung cholesterol o matunaw yung cholesterol, medyo nagdidecline na kasi nagkakaedad na tayo. So pag ganyan po, nag-i-increase ngayon bigla ang ating cholesterol. So, na-experience din po ng mga tumatanda yung cholesterol saturations o yung pagkakaroon ng, alam nyo yun, nagsasaturate o namumuo na yung mga cholesterol. Kaya, nagdi-decrease na po yung tawag na nadi-decrease na yung pagtatanggal or pag-aalis po ng tawag dito ng mga bile sa ating pong gallbladder. Ayan. So isa pang F ay yung fat. Yung fat po ay yung obesity. Ayan, yun nga yung medyo ang BMI mo is equal or more than 30. Ayan, kasi yung fat distributions natin lalo na sa lower abdomen or sa lower extremities, ayan ay nakaka-apekto po sa ating pong pagpaprocess ng ating pong cholesterol and fats, and also 'di ba pag mataba, alam mo yun yung space para yung ating gallbladder is to squish and contract, eh maliit lang, 'di ba? Imbis na pag ganun siya nagko-contract, ganun na lang kasi puro taba na yun nasa paligid. So hindi siya mag-empty agad. So magi-stack lang po yung mga bile or yung mga cholesterol po doon sa ating pong gallbladder. So next is yung FADS. Nilagay ko yung FADS, bakit ba? Ayun yung FADS, yung parang mga uso-uso, 'di ba? Yung FADS, halimbawa, yung uso ngayon mga food, 'di ba? Ano bang mga food ngayon? Yung mga Samgyup ba? Samgyup, no? Yan, yung mga eat all you can, yan, yung mga FADS natin ngayon, mga uso ngayon yan. So, yun po, isa sa rason, kasi talaga naman, parang pag kumakain tayo, parang last supper na, wag pong ganun. Diba, yung mga huling kain na po natin, hindi po dapat ganun, no? Overeating po yun. So, kaya parang di ko rin masyadong inaano yung mga eat all you can na ano, kasi parang diba, parang ay naku, 500 pesos to 1,000 pesos to kailangan, kumain ako na marami para hindi ako lugi sa 1,000. So yun yung pang-uso ngayon, diba? So yun nga, ano pa? Ano pang FADS? Yung FADS ngayon, yung rapid weight loss, may mga program talaga ngayon na hindi ka kakain, diba? Parang isang araw, wala kang kain-kain kasi gusto mong pumayat agad. So ang nangyayari po dyan, syempre diba, ang trabaho nga ni bile, eh para tawag dito, para mag-digest ng or makatulong para mag-digest yung cholesterol sa katawan. Ang nangyayari po kasi si liver, dahil nga walang masyadong fats, kasi nga hindi ka kumain, di ba? Wala kang cholesterol, wala kang food intake. So si bile, as a liver, magtatrabaho ngayon po siya, no? Na magsisecrete siya na mas maraming cholesterol para papunta rin po doon sa ating bile. And then, ang mangyayari po niyan, 'di ba, pag wala tayong kain, so walang trabaho si gallbladder, walang trabaho si bile. So mangyayari, hindi ngayon siya, 'di ba, sabi ko nga kanina na si bile, pag meron tayong kinain, tatakbo 'yan, 'di ba, yung fluids na 'yan, tatakbo 'yan papunta sa small intestines para i-process niya yung kinain natin. Eh kaso, hindi nga po tayo kumain kasi nga gusto natin pumayat. O 'yan. So mangyayari, si bile nandun lang siya sa kay gallbladder, nag-i-stay. Ang mangyayari doon, magi-stack lang siya. So magpo-form na po yan ng
magbubuha-buhangin na yan. So magpo-form na po yan ng cholesterol. Family history, sunod po ay family history. So family history po, pag daw merong relative or merong kang history na nagkaroon po ng gallstone, ay maaaring makuha nyo rin po ito. Ayan. So shout out kay Lorin at saka kay Ailey. Kasi ako po ay nagkaroon ng gallstone. Ano, nagkaroon na rin, na-operahan na rin po ako sa gallbladder. And then family planning. Ayan. Female, 40, tsaka fertile, yan, family planning. Bakit po? So yung pong mga babae na umiinom po ng oral contraceptive pills, yan, ay malaki po ang chance na magkaroon din po ng gallstone. Kasi po nga, yung ating mga estrogen, yan po ay nagpapa-increase po ng cholesterol. Ayan. Kaya malaki po ang chance po na magkaroon din po kayo ng gallstones. Ayan. So, tandaan po natin, kung tayo po ay isang babae, and then tayo po ay 40 years old, tayo po ay fertile, tayo po ay gumagamit ng OCP or oral contraceptive pills, may history po tayo sa pamilya na merong gallstones, and then yung ating pong lifestyle, ayan, yung ating pong pagkain ay hindi healthy, mayayaman po yan sa mga fats, saturated fats, katulad po ng mga pizza, mahilig ka sa pizza, mahilig ka sa burger, mahilig ka sa fries, ayan. Sorry naman po sa mga mahilig kasi, ayan, mahilig sa ganitong food. Medyo ano lang po tayo, ingat po tayo, ano. So, paano po ang gagawin natin, ano, kung halimbawa po mga kapatid ay hindi na makuha o talagang kailangan nang tanggalin ang ating gallbladder. So, may mga surgery po na ginagawa dyan. So, dalawa po yan. Isang lap cole o laparoscopic cholecystectomy at saka po yung open cholecystectomy. Ayan, nakakabulol naman ng words na to. Okay, surgery to remove the gallbladder or cholecystectomy. So the doctor may recommend surgery to remove your gallbladder. Since gallstones frequently recur, once your gallbladder is removed, bile flows directly from your liver into your small intestines. Rather than being stored in your gallbladder. Ayan. So halimbawa si doctor, Ineng, hindi mo na natin kailangan na natin tanggalin yung gallbladder mo kasi namamaga na siya, nakabara na siya yung stones mo dun sa yung common bile duct. So kailangan na natin siyang tanggalin. Okay? So ngayon ang mangyayari, so pag sinasabi, ay paano po 'yon kapag tinanggal niyo na ang gallbladder ko? So ako po ba ay iiksi na ang aking buhay? So hindi naman po kasi magtatrabaho pa rin naman ang inyong bile. Yun nga lang, wala siyang imbakan, wala siyang tawag dito, yung storage, yung gallbladder, kasi kung tinanggal na yung gallbladder nyo. So, mangyayari po yan, dediretso na po siya automatic sa ating small intestines. Kaya po yung mga natanggalan ng gallbladder, so, ilang years or ilang months, madali po tayong magkaroon ng LBM or diarrhea. Yun po yung reason. Kaya ako ngayon po, no, kaya pag aalis ako, naku, hindi talaga ako agad kumakain. Hindi ako kumakain na marami. Kasi alam ko, sasakit ang tiyan ko. Kasi nga, wala na po akong storage ng bile. So, you don't need your gallbladder to live, and gallbladder removal doesn't affect, sabi nga dito, your ability to digest food. But it can cause diarrhea, which is usually temporary lang naman, okay? So kung halimbawa, ikaw ay hindi pwedeng operahan or hindi ka candidate or hindi ka magandang candidate for surgery, so meron pong mga gamot na pinapainom dyan. Yun nga, nadidissolve daw ng gallstones. Pero ito po kasi ay hindi naman po talaga 100% na nagtatanggal ng gallstones. Kasi tibiro nyo, ilang months po yung iinumin, ano? So, ang nangyayari po dyan, useless din. Hindi rin siya hindi rin siya effective. Okay, sometimes medication don't work. Medications for gallstones aren't commonly used and are reserved for people who can undergo surgery. So, yung pa rin po ang number one na sinasuggest minsan ng mga doctor, ano, operation. Pero kayo pa rin po ang masusunod. Kung alam nyo naman po na wala naman kayo nararamdaman, di ba? Sumasakit lang siya pag kumakain ka lang ng mga pagkain na matataas sa cholesterol. Edi huwag ka nang kumain para wala kang maramdaman. Pero as much as possible, huwag nyo pong ipatanggal. Kung hindi naman siya nagkukos ng mga tawag dito, ng ipapangsakit ano, sa inyo pong katawan. So makikita nyo dito, sa isang slides, kung ano po yung kaibahan ng laparoscopic cholecystectomy, ayan, para maging aware lang po kayo, and then open cholecystectomy.
Ayan. So doon sa Lapcole, iksian na lang natin sa Lapcole. So makikita nyo may apat na ano po yan, na incision. Yung isa sa may bandang taas, tapos sa right side, tapos sa may bandang gitna. And then yung isa po ay sa may pusod po yan padadaanin. Okay po? So bakit yung sa pusod? Ano ba yung sa pusod? Yung po yung laparoscope. Ibig sabihin yan po yung camera. So yung doctor po, hindi yan mag-oopera na nakatingin sa tiyan nyo. Mag-oopera po yan, nakatingin po yan sa monitor, naka-TV po yan. Kumbaga, dyan niya titingnan yung inyo pong gallbladder. And then, yung tatlo po na yan, parang siya yung magiging kamay. So, yan po yung magtatanggal, magpuputol. Yan din po yung pagdadaanan na parang susunugin, i-cauterize. So, yan po yung Lapcole. Medyo mas mahal po siya kasi nga maraming ginagamit. Mas mahal po siya kung compare po doon sa open cole. So doon sa open cole, ayan, medyo malaki. 'Di ba? Ang hiwa. So talagang hihiwaan ka. And i-expose yung inyong gallbladder. So yan po yung open cole. And then matagal din po yung healing kasi nga mataas or mas malaki yung incision or yung hiwa or yung tahi na gagawin po sa inyo. Okay, so next, so yun na nga, nabanggit na natin yung mga causes sa next slides. Ang sabi nga po dito, so anong cause ng gallstone? Ayan, too much cholesterol. So normally, your bile contains enough chemicals to dissolve the cholesterol excreted by your liver. But if your liver excretes more cholesterol than your bile can dissolve, the excess cholesterol may form into crystals and eventually into stones. So maliwanag po anong pagkakasabi dyan. Kung ang inyong bile, ang inyong tawag ito, liver ay mas nag-excrete ng mas maraming cholesterol kaysa bile, so ito po ay nagpo-form o hindi madidissolve po ng ating bile yung cholesterol. So magpo-form po siya into crystals at eventually ay magiging stones. Ayan. Ano pa? Yung bile contains too much bilirubin. Okay. Yung ating pong apdo ay marami pong bilirubin. Ano ba ang bilirubin? Okay. Ang bilirubin po ay ang chemicals that produce when your body breaks down red blood cells. So ang ibig sabihin, ang red blood cells ay napoproduce sa ating liver. So certain conditions cause your liver to make too much bilirubin. So including ng liver cirrhosis, biliary tract infections, and certain blood disorders. And excess bilirubin contributes to gallstone formations. Ayan. And then next po ay gallbladder doesn't empty correctly. So if gallbladder doesn't empty completely or often enough, bile may become very concentrated and contributing to the formation of gallstones. Yun nga po, yung hindi siya agad na dumadalo yung ating bile, yung ating yung likido po no, na apdo. So hindi agad siya na-empty doon sa ating gallbladder, naka-stay lang siya doon, na-stack. So nagkakaroon po yan ng formation ng gallstones. Okay, next po, ito po yung last natin, ano, yung prevention. So paano pa ba mapiprevent ang gallstones? Ayan, sabi nga, don't skip meals. Ayan, try to stick to your usual meal times each day. Skipping meals or fasting can increase the risk of gallstones. Ayan, kasi nga po, wala kasi siyang ipaprocess, di ba, yung ating bile. So, nandun lang siya sa ating gallbladder. So, mag-stay lang siya doon and then magsasaturate yung cholesterol hanggang sa mamumuo na lang siya. And eventually, magiging gallstone. So, number two is lose weight slowly. Yun yan, sinabi kanina, in-explain ko na yung rapid weight loss. So, if you need to lose weight, go slow. Rapid weight loss can increase the risk of gallstones. Aim to lose 1 to 2 pounds, about 0.5 to 1 kilogram a week. Alam niyo, parang sa akin po, ano, ito po yung naging reason kung bakit ako nag-form ng gallstones. Kasi parang ilang months din po akong talagang as in nag-try na mag-diet. So, crash diet ang ginawa ko, as in hindi ako kumakain. So, yung mga enzymes, ano, yung mga enzymes, yung mga bile na galing po sa ating liver, na-stuck lang siya doon sa gallbladder and then nag-form siya sa stone. And also din po yung pag-inom nyo rin po ng gatas. So, isa rin daw yun. Halimbawa, gatas lang iniinom mo, hindi ka kumakain kasi nga nagda-diet ka. So, nag-form din into stones. Ayan. And then next po is, eat more high-fiber food. So, palagi na lang po natin binabanggit dito, no, yung mga fiber na ito ay malaki ang naitutulong po sa ating pong katawan pagkasama po natin ito sa ating diet, katulad po ng fruits, vegetables, and whole grains. So yan, kung meron ka ng bato sa apdo, so huwag ka nang kumain po ng mga merong meat,
ng mga sa fast food, ano, mga processed foods, mga spicy foods, ano pa ba, yung mga matataas sa cholesterol, ano, yung mga cakes, ice cream, yan, yung mga sugar, yan, yung matatamis, iwasan na po natin. And then, maintain a healthy weight. So, sabi nga, obesity and being overweight increase the risk of gallstones. Work to achieve a healthy weight by reducing the number of calories you eat and increasing the amount of physical activity you get. Once you achieve a healthy weight, work to maintain that weight by continuing your healthy diet and continuing to exercise. Ayan. So sabi nga dito, kung na-maintain na natin yung ating weight, halimbawa, nag-exercise tayo, and then na-maintain na yung weight, no, na-achieve na yung inyong goal, met ka na, no, ibig sabihin ay na-achieve mo na yung gusto mong weight. So dapat continue na natin siyang i-maintain. Minsan kasi kapag pumayat ka na, alam mo nang payat ka na, alam mo nang sa tingin na marami nang sabi sa'yo, ay pumayat ka na, ay sarili mo, nakita mo pumayat ka na. Mamaya bigla na naman tayo magkakain kasi pumayat ka na eh. Diba? So kakain ka na naman. Parang ginawa mo, parang pinaluwag mo lang yung mga skin mo, yung inyong katawan, pinaluwag mo lang yung mga organs mo dyan, and then para lang palang imbakan uli, ano, ng panibagong mga taba. So yun lang po ang nangyayari. So additional prevention po. So yun, inom po tayo ng maraming tubig kasi yung gallbladder po natin mas mabilis pong mag-empty in 10 to 20 minutes kapag po tayo ay uminom ng maraming tubig. And also po, dahil sa pag-inom natin ng tubig ay mabilis or malilinis po natin yung ating pong gallbladder. So mawawash din yung mga maliliit na mga ano, parang buhangin po, no, ng gallstones. And then exercise, katulad na nga sinabi ko kanina, mag-exercise kasi kapag po tayo laging gumagalaw, yung ating pong cholesterol ay na-excrete o nailalabas po natin ng mas mabilis sa ating pong gallbladder and then sa ating pong atay. Ayan. So yun nga, do not overeat. Diba yung sobrang dami ng kain, ano po. So iwasan po natin yun. So, di ba, ang daming ipaprocess ng ating gallbladder. Na-amaze kasi siya o na-overwhelm yung ating gallbladder sa dami ng kinain natin. Eh, ang ating pong bile, nag-excrete lang po, meron siyang talagang limit lang kung gaano lang po kadami yung kanyang tutunawin. And then, niya, iwasan na natin yung mga refined carbohydrates and kasi nga po ay nag-i-increase po siya ng stone formations. Ayan. So, may mga nagtatanong, ano po ba ang pwede kong gawin? Halimbawa, may gallstones ako pero hindi naman siya nagkukos sa akin ng pain. Hindi naman ako nininlaw at saka hindi ko siya pa-operahan. So, ma-flush out ba to? So, kung ang inyo pong bato ay maliit lamang, ano, maliliit lang na kaya pang matunaw o kaya pang ma-flush or tanto sumama sa daloy, no, ng ating dumi, ng ating anong ating pagdumi. Meron po kasi ako nabasa, ano, sa Natural Remedies Encyclopedia. Sabi po dito, yung sa flushing ng gallstones, inom daw po tayo ng apple juice alone for 3 days. So tatlong araw po tayong inom ng apple juice. And then sa pangatlong araw, susundan na natin siya ng pag-inom ng isang cup ng olive oil. So inom natin ng olive oil, susundan naman natin siya ng isang cup ng lemon juice. Ayan. Kasi siyempre, mag-a-attach siya doon sa, yung gallstone, mag-a-attach siya doon sa oil. And then, parang isa-saturate niya yan. And then, maaari na siyang sumama, no, doon sa olive oil and then sa lemon juice. Natutunaw kasi ng citric o ng acid, di ba, ng lemon. So, yun yung isa sa mga paraan, itry nyo po, wala na pong masama, ano, pero hindi po ito gamot. Ano lang po ito, makakatulong po to sa inyo. So mapapansin nyo, kinabukasan ko, halimbawa pag dumin nyo, mapapansin nyo mayroong mga maliliit na kulay yellow-green na parang bilog, ano, na parang pebbles. So maaring ito na yung gallstones, ano. So kung palagi nyo gagawin yan, maaring mailalabas na natin yan lahat. So hindi na natin kailangan in the future na lalaki pa siya ng lalaki. And then, paano natin lilinisin yung ating liver and gallbladder? So, drink po tayo ng pure apple juice as possible for 5 days. So, kung gusto nyo naman pong ma-detoxify or malinis na yung liver nyo at saka yung inyong gallbladder, so, inom daw po tayo ng apple juice for 5 days. And then, occasionally, kung halimbawa, yung sawa ka sa apple juice, so pwede naman yung peras. So siguro kaya ang Panginoon, ang galing, ano, yung mga shape ng mga prutas, yun din yung
mga kailangan din ng mga organs, kung sino yung may merong diferensyang organs, 'di ba? Kung tingnan niyo 'yung sinasabi nila, 'yung carrots maganda sa mata. Pag hiniwa niyo 'yung carrots, makikita niyo 'yung loob noon, para siyang iris, para siyang ano ng mata. So kasi maganda daw siya sa mata, 'di ba? So ano pa ba? 'Yung grapes maganda daw sa ovaries kasi para mukha siyang mga ovary, ano. And then also ito, maganda din daw ang pear juice sa gallbladder kasi nga 'yung gallbladder natin is shaped ng pear. Okay, di ba? Ang galing. And then also, beet juice, number one din. Maganda din po ito. So, mag-inom ka po ng beet juice. So, mag-cleanse po yung ating pong liver. Lalo sa may mga fatty liver. Ayan. So, maganda po itong beet juice. Ayan. So, kung halimbawa, sumasakit, may nakain kayo, konti lang naman, pero medyo sumakit yung inyong chan, ano, sa may right side, which is yung nandun yung ating liver, nandun na ating gallbladder. So, pwede po tayong mag-warm compress or yung hot fermentation. And then, after that, pwede tayong mag-apply ng ice pack para dun sa inflammation, medyo ma-reduce. O, diba? Kung hot fermentation po, makaka-relax naman po siya. So, yun po. Yun yung mga simple na mga basic, ano po, na mga pwede nating gawin, ano, kung may gallstones po tayo na asymptomatic. Pero kung symptomatic na po siya, mga kapatid, naninilaw ka na, sobrang sakit na every 30 minutes, or lalo na sa gabi, ano, pag kumain ka, talaga ang sakit niya is minutes to hours, ano po, nagsusuka ka na, nilalagnat ka na. So, that's the time po na kailangan na natin ng medical intervention. So, ibig sabihin, kailangan na natin magpa-check up sa doctor at bumalik sa inyong doctor. And then, maaaring isuggest na po dyan ay yung operations, which is, ang tawag po dun ay cholecystectomy. Ayan, mga kapatid, ano po. So, yan po lamang, ano, simpleng mga informations at nawa po ay makatulong po ito sa atin. So, ilagi po namin sinasabi na is prevention po palagi. So, yun po lagi ang ating, kumbaga parang ini-educate sa lahat po ng mga nanonood. Ayan, at saka, yun nga po, kung susundin po natin, ano, yung ating pong new start, so, hindi tayo dadaan sa ganito na magkakaroon tayo ng mga bato sa abdo, bato sa bato, 'di ba? Yung may mga kidney stones, sa urinary bladder natin may mga stones. So, ang hirap po na hindi tayo makakakilos or hindi tayo magiging effective po, ano, sa ating mga gagawin. So, yung ating quality of life maapektuhan po talaga, mga kapatid, kasi every now and then magkakaroon ka ng pain, ano, na mararamdaman. And then maapektuhan pa yung inyong mga parts ng ibang mga katawan o ng mga ibang organs sa ating pong mga katawan. So yun lamang po, ano, mga kapatid. So this time yung ating gallstone, ating gallbladder, mahalin po natin ang ating gallbladder. So sa mga wala na pong gallbladder, kailangan po ma-maintain na po natin yung ating pong diet, ano. Minsan hindi talaga maiwasan. Napapansin niyo po, ano, lahat ng mga naoperahan po ng ano ng gallstone o ng gallbladder, yung mga wala na gallbladder, makikita nyo po, ano, talagang hirap pumayat. Nahihirapan pumayat. Pero dapat po ay maintain pa rin po natin yung pagkain po natin, which is rich in fiber at wala pong mga cholesterol or mga fatty foods po na dapat natin kainin. Iwasan natin. Kung natin maiwasan, siguro once in a while, kasi syempre, may iba talaga as in natutukso pa rin. Pero kung iisipin po natin, wala na po tayong gallbladder, ano, para tunawin or para mag-storage nating bile. So, medyo mahirap po yan, ano po, mga kapatid. So, ayun lamang po, ano, at nawa po ay meron tayong naihatid kahit mga simple lamang, basic lamang informations regarding our gallbladder, regarding about the gallstones, paano po ma-prevent, ano po yung mga dapat na nakikita natin, signs and symptoms, ayan po. So, meron po ba tayong ano, babatiin? Okay, yung binabati ko nga po, ano, yung aking mga ano pala, yung aking mga students po, ano, sa AYAC Emilio Aguinaldo College, sa Manila Adventist College po, yung mga students po, and then yung sa aking mga ka-roommate, ano, si Lynn at saka si Mika. Ayan, alam ko nag-subscribe sila dito eh. So yun po, and binabati ko po kayo, no, sa Manila Adventist College po, yung mga staff po din and faculty. Magandang hapon po sa inyo. Kay Mami Ruth Tobias po, magandang hapon. Kay, sino? Hindi ko makikita. Smear. Ha? Sino yan? Ah, sa mama mo? Ay, ah, tatay mo. Ayan, ano sabi?
Pa-shout out po sa Buena Vista SDA Church, Marinduque, at sa lahat ng churches sa Marinduque. Thank you po. Ayan, alo, kailan kayo makakapunta dyan? Direct. Ayan, magandang hapon po sa inyo, sir. At thank you po sa panunood. Ano po. So, shout out po sa Buena Vista SDA Church ng Marinduque. Ayan, alam ko magaganda beach dyan. Kailan tayo pupunta dyan? So, yun, meron na? Wala na? Okay, Mami Rutobias, Mami Lenny Patalinhog, kay Mami Perla Ramos, magandang hapon po. Sa kay Kuya Sam Patalinhog and family, lalo kay Altibot, hello, alam ko tulog ka pa dyan, mapapanood mo rin to later. So, magandang hapon, and then Kenule, at sa iyong husband, sa iyong dalawang chikiting, magandang hapon sa inyo, and kumusta kayo dyan, ingat lagi. Sino pa ba? Sa mga serenaders, hello po, good afternoon po. And also kay Mr. Eddie Aguilar. Ayan, good afternoon po to everyone. Magandang hapon din po sa inyo, sir. Thank you po sa panunood. And ano pa ba? Sino pa ba? Mga Serenaders family. Ha? Chester. Ayan. Kung meron po kayong mga suggestions po, ano, na gusto natin pong, gusto natin, o gusto nyong mapag-aralan or maibahagi po namin na gusto nyong marinig, ay maaaring po kayong mag-comment po, ano, sa ating comment section. Ayan, Luis. Ha? Sublatin. Ayan, pasensya na po, ano, kasi medyo malabo yung mata ko. Ayan, tama po, uminom din ng parsley. Ay, oo po. Yan. Meron din po ako narinig dyan na sinasabi nila na parsley. Alam ko, biniblend din yan eh. Ginasama din sa pagbiblend. And then, kay Chester. Ayan. Pa-shout out din po. Watching from Israel. Ayan. Kumusta po kayo dyan, ano, sa Israel? Ingat po kayo dyan, ano, kasi medyo hindi maganda ang nagiging kalagayan natin, ang ibang mga kababayan natin dyan. And also nga po sa ating mga news na napapanood. Ayan po. Ingat po kayo sa dyan po, ano, sa Israel. Sino pa? Wala na. So, sino pa binabati? Sister Sharon. Ayan. Na-miss kita kahapon. And then ngayon, wala. Ano, sino? See you next week. O nga, next week, hindi ka pala makakabol ngayon. Ayan, sayang. Okay, marami tayong pagkikwentuhan sana ngayon. Ayan po. So, yun po, kung wala na po, binatawag ito, mga questions, kung wala po kayong questions, so tayo po ngayon ay dumako na sa ating pong pagtatapos at umantabay lang po kayo, no? At subaybayan po, patuloy ang programa po hanggang alas 5. Sunod po nito ay yung ano, ayon sa kabataan. So yun po, 2 to 3. Ayan, magandang hapon po muli sa lahat ng mga nanonood po. And tayo po ay dumako po sa ating closing prayer. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa loob po na isang oras na kung saan ay may naibahagi po ang programang ito ng mga basic po na informations regarding po sa aming gallbladder at lalo po sa mga tao po na may mga karamdaman or nagkakaroon po ng mga gallstones. Nawa po, Ama, sa munti pong kaalaman ay ito po ay kanilang magamit at naway makatulong po upang maiwasan or upang hindi pa lumala ang kanilang mga karamdaman. Maraming salamat po sa patnubay po ng Banal na Espiritu at ng inyong mga libo-libo mga banal na anghel. Ang lahat pong ito ay aming hiniling at idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lala.
Naganap ang kasamaan at sila'y magkakangulo. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Sila